Hello mga karayom! So for today's video, mayroon na naman tayong bagong tutorial ngayon. Syempre, i-share ko na naman sa inyo yung style na to. Ayan, kung makikita nyo, may bago tayong style ngayon. I-share ko sa inyo lahat ng details nito at yung kanyang pattern. Syempre, para magkaroon tayo ng idea kung sakaling gusto natin gawin yung gantong klaseng. So ayun na nga, itong gantong klaseng style na to, kung makikita nyo yung kanyang hemming, ayan, meron siyang slit na 2 inches yung height. Gusto ni client lagyan to ng bulse. So, e-edit ko siya. Ayan. Yung kanyang tahi sa hem ay 1/2. Ayan, ito yung side seam niya. Pakita ko sa inyo yung ibang details nito. Ayan. Ang lapad pala ng garter nito ay 2 inches. Ganun siya kalaki, kalapad. Tapos, ayan, yung ano to free size, mga 36 to 38, yung kanyang pattern. Kasi garter naman siya, kaya nga, mas malapad pa rin yung likod. Kasi para sa puwetan, mas malaki yung space. Ayan, kung makikita nyo naman, itong crotch na to, ayan, ito yung pinakapunjo niya, mas malapad yung back kesa sa front. Ayan. Ito kasi yung front na nasa harapan natin. Basta yung kanyang back, dapat mas malawak yung kanyang crotch. 2 inches yung nilagay ko dun. Halimbawa yung crotch mo, mula sa pinaka-center nun, 2 inches, tas mag-a-add ka ng 2 inches pa para sa back naman. Ayan. Tas ipapakita ko sa inyo yung loob, yung details nito. Ayan, malinis yung kanyang pagkakatahi. Naka-insert sa loob yung garter. Wala siyang edging, ha? Ayan, makikita nyo malinis ang pagkakagawa niya. Hindi siya katulad nitong side seam. Kung makikita nyo nandyan, nakatahi siya ng 4 threads. Kumpara dito sa waistband, nakabalot siya yung garter. Nakatahi dun sa loob. Yan. Medyo seryoso tayo ngayon. Shoutout mo na sa inyong lahat dyan na nanonood. Yan, kapag-upload na naman tayo after 2 weeks. At syempre, yung pinakagusto ko nga palang i-vlog, nandito na. Next na natin yan. Yung ating crop top pattern. So, ito muna tayo. Focus muna tayo ulit. Ito naman yung kanyang polo. Ayan. Free size ito. Ang bust neto ay 42 inches. Ito yung kanyang regular sleeves. Yan. Ito pong sample na to ay actual ni client. Eh, kung nanonood ka ngayon, shoutout sa'yo. Yan. Ito yung kanyang actual. Bali, ginawan ko siya ng pattern base dito. Meron siyang 5.5 na taas na bulsa. At yung kanyang lapad naman na bulsa ay 5 inches. Yun yung pinakasukat ng bulsa. Regular siya, standard. Makikita nyo sa loob, meron siyang facing. Kasi nga, meron siyang botones dyan. Meron siyang facing. Meron siyang collar, mga sis, mga bro. Yan, ko papakita ko sa inyo kung hanggang saan siya. Yung facing dapat natin, aabot siya dun sa pinaka balikat. Kasi para ma-clean finish na yung collar dito sa itaas. Yan, para ma-clean finish na yan, kailangan mong gawan siya ng facing. Yan. Maganda pagkakatahi nito, kantong-kanto talaga yung collar. Ayan siya. Bust neto ay 42 inches. Tapos yung taas niya, nasa 30. Depende sa size. Meron siya ditong side slit, katulad nung short. Para talaga siyang co-ords, terno-terno talaga siya. Ang tela po palang ginamit dito ay cotton linen. Ayan, cotton linen. Maganda po talaga siya. Comfortable siya suotin. Ayan, kanyang sleeves. Share ko naman po sa inyo yung pattern nito. So, ito na yung pattern. Ayan. Papakita ko sa inyo yung pattern na ginawa ko based dun sa actual ni client. Ayan. So, syempre, gumawa rin ako ng sample nito. Pwede bang hindi? Syempre, mula sa aking sample, gumawa rin ako ng sarili kong sample. Ayan. Kung makikita nyo yung ganito yung kanyang sleeves. Medyo fit yung kanyang sleeves. Hindi siya yung parang bulky masyado. Ayan. So, ang kanyang sleeves ay 9 inches. Ang fold niya ay 1 inch. Sleeves times 2. Ayan, yung kanyang length ng sleeves. Makikita niyo kasi yung pattern ko kasi unfold yan.
At ito naman yung kanyang bulsa kanina. Ayan. Makikita nyo dyan, may pikete ako para sa fold na 1 inch. Ayan siya. Tapos yung side na allowance nyo dyan, 1/2 ha. Linyang patayo. Ayan, kung makikita nyo, ito yung mga sides niya. Ito namang part na ito ay yung kanyang back. Kung anong lapad ng back, yun din na ginawa kong pattern para sa front. Ayan, 1 inch yung down ko dyan. Tapos yung kanyang armhole. Linyang patayo. Pero kasi yung cotton linen kasi pwede mo siyang i-rumble. Kasi, kahit hindi, kasi wala naman siyang banat. Okay lang siya. Times 1 yung back natin ha. Tapos ito naman yung kanyang front. Kung makikita nyo, ito yung facing. Pag nagawa nyo na yung inyong pinaka-front, saka nyo gagawin yung inyong facing. Kasi magkakat lang kayo dyan ng parts. Same siya, walang susobra. As in, copy mo lang yan. 2 inches yung lapad ko ng facing. Kung mas malaki gusto nyo, okay lang. Ang facing, cut 2. Ayan, cut 2 yan. Pati ang body, syempre, cut 2. Ayan, kung makikita nyo dyan, ganito nyo mabibili ang aking pattern sa mga made to order ko, ha? Ito po, yan. Meron siya dyang points. Meron siya dyang linya. Ay, linyas. Meron siya dyang dot. Kasi nga, para sa placement ng bulsa. Ayan. Tapos yung fold ko dun sa ilalim ay 1 inch din. Front times 2. Ayan. Papakita ko naman sa inyo yung ating pattern ng short. Ayan. Katulad nung una kong pattern. Mga una kong pattern, pag mga gantong klaseng tela na walang banat, kailangan talaga mas malaki yung adjustment niyo. Yan. Kung makikita nyo, 2 inches ko, ito yun. Mula dun sa pinaka-crotch, halimbawa yung crotch ko dyan ay 9 o kaya 11, nagagawin nyo 2 inches dun. Tapos ito yung kanyang bulsa. Yan, 5 inches o 5.5. Ganun yung opening ng bulsa. Tapos ito naman yung kanyang back. Ayan. Times 2. Front times 2, back times 2. Ayan. Makikita nyo dito na mas malaki yung back ng 1 inch. Siyempre kabilaan nyo na. Mas malaki ng 1 inch. Para sa may puwetan. Para mas maano yung spacing doon. Tapos ito naman yung kanyang crotch. Ayan. Yeah, mislit ako dyan ha. Yung pattern ko may pikete yan para sa cutting. 2 inches ulit doon sa kanyang crotch. Ito pong ating pattern ay RTW base. Ang mga sewing allowance po nito ay 1/4. Straight po sa ating 4 threads. Ayan siya. Ayan. Tapos, ito naman yung ating bulsa. Yan, may pikete siya dyan. Kasi yung mga pikete po talaga sobrang importante niyan para sa ating mga tagatabas. Yan, meet na yun dyan. Yan, dyan siya. Para sa placement ng bulsa at saka yung kanyang opening. Ayan, so ito naman yung kanyang waistband times 1 kasi paikot siya. Yan. Times 1. Garter 1 1/2. 1 1/2 lang pala ito. Kala ko 2 inches. Cut 21 inches para mas masikip. Pero malaki po talaga yung pattern nito. Ayan. Free size lang po ito ha. Ayan siya. So yun na nga mga karayom. Tapos na naman ang ating tutorial. Napakita ko na naman sa inyo aking mga naibahagi. Sana makatulong ulit ito sa inyo. Kahit pa unti-unti nakakausad tayo sa pagpapattern. Dami nating natututunan. I-share ko sa inyo pa unti-unti yung mga sekreto sa pananahi sa pagpapattern at mahahalagang detalye sa ating pananahi. Quality first, syempre. At maraming maraming salamat po muli sa inyo.